Ayo Brodies! So ngayon, may panibagong tutorial para sa inyo. Isang malupit na basic transition sa fan edit na ginagamit ko din. Pero basic lang siya. So, ayun. Pasensya na kung matagal ako nag-upload. Since siguro 2 araw ata na naman di naka-upload kasi wow, nangyari. Okay. Nagloko yung alert mo. So, ayun. Kasi nga yung sa negosyo namin, naging busy ako. Tumutulong kasi ako. So, ayun. Water station kasi yung negosyo namin. Kaya sobrang busy. Lalo na kailangan yung mga tao, yung tubig. So, ayun. Tumutulong ako. And then, yun. Simulan na natin. Bago pa lang lahat, shoutout ko muna si Box Nikki. Box Nikki Escobin. May-ari ng Aesthetic group page. So, ayun, na-shoutout kita. So, ayun, simulan na natin. So, may nanda ako ditong 4 na transition, basic transition. Siguro magagawa ako ng part 2. Pero di pa natin alam kung pumiyok ako kanina, Diyos ko. Ay, nako. So, ayun. Di natin alam kung kailan magagawa yun. So, kasi may mga parts pa ako sa Yung God. So, yun. Simulan natin. So, ito yung split mirror. Ayan. Yun yung nangyari. Then, pangalawa, basic tools. So, basic tools lang yun. Sunod, displacement map. Ayan. And then, last, hexagon tiling. So, yun lang. Simulan natin dito. So, sa split mirror, dito muna tayo kay Carlito. Dito tayo sa may move and transform. And then, may kita nyo yung zooming tool. Then, ito, may kita nyo yung nasa gitna. Unchain nyo yan. So, kasi kapag chinay nyo yan, magkasama sila. Kapag in-unchain nyo, magkaiwalay sila. Okay? So, ang kakalikutin natin dito is yung x-axis. So, itong nasa taas. Ando lang. So, maglalagay tayo ng keyframes dito sa may malapit sa dulo. Then, sa dulo. Gulo, diba? So, ayan. Dito sa may dulong layer, dulong keyframe, sasagad nyo yan. Sasagad eh. Gawin yung 2,000. Ayan. Kayo na bahala kung ano. Idepensa na sa inyo kung gusto nyong lakas. Okay. Hindi naman lakasan na ano, sobrang stretch na. So, ito yung kinalabasan, yun. Biglaan, mabilisan. So, dito naman sa split mirror, ang gagawin natin dito is, eto. Duplicate natin yung layer. And gawin natin effects. So, tatlong effects yung need natin is wipe, copy background, and mirror. So, ika-copy background muna natin. Seek, para si Lito. Ayan. Sunod dyan is yung mirror. Teka lang. Dito sa may distortion, may kita nyo yung mirror. Ayan, ito. So, mirror. And last thing, yung wipe. Dito sa may mat. So, wipe. Then, dito sa end, dito nyo lang galawin. Kalikutin nyo lang dito. 50 nyo lang. Ayan. Ang pogi mo. Ayan, so ayan. Once na natapos yan, ganito gawin nyo. Tapos na, no? Ito kalikutin nyo. Dapat sa baba. Diba yung kaninang ginawa ko? Hindi siya sumama, diba? Ang gawin nyo, is ganito. Sa baba nyo yung kalikutin. Kahit walang effects yan, kasi naka-copy background yung layer. So, ayan. Dapat sa baba lang. Okay. So, ganito lang gagawin natin. Maglalagay tayo ng keyframes mula sa gitna. Una din sa gitna. So, dapat andito sa dulo yan. Yung sa gitna. Okay. Ganito yung pwesto. Depends na lang sa inyo kung mukha yung gagawin nyo, katawan. Kayo na bahala. So, ayan. Lagyan na natin ng graph. So, ito na yung kinalabasan. Then, kulang na lang dyan is yung motion blur.
So dito dapat sa baba dapat yun para makopya ni copy background yung ano, yung motion blur. So yeah, pares na sila may motion blur. So yan na yung split mirror trans. So yeah, sunod dyan is ito, basic tools. So puro basic tools lang talaga ginamit ko doon, which is itong lang tatlo. So simulan na natin yun. So maglalagay yung keyframes bawat tools, both sides. Ayan, tatlong yan. Then ang gusto ko mapalapit yung mukha niya. So ito, makita natin yung mukha niya. Ayan. Pogi mo, Carlito. Ayan. Tapos ganito lang yung graph, as always. Then dun din sa may zooming tool. And then sunod dyan, sunod dyan is yung rotating tool. So mag-add tayo ng keyframes. So dito tayo sa dulo din. Then gawin yung 180. So same graph din, as always lang. So ito yung gawin nyo. Diba kapag ganyan, kapag hindi na nakita yung mukha, adjust nyo pa. Ganyan na lang. Okay, yeah. Tingnan natin yung mga graphs kung okay. Double check nyo lagi. Then also, ano, add effect kayo. Then add nyo yung tiles pala. So sa tiles, mirror nyo yan. Ayan. Yun. Malupitan din yun. So ayan, maglagay tayo ng motion blur para makapas. Then dito, dapat sa unang layer dapat malapit na siya. Okay, so maglagay tayo ng keyframes dyan ulo. Okay, so dito sa may ano, sa may zooming tool muna tayo. Zoom natin yung mukha ni Maracelito, then adjust na lang dito. And also mind positive 180 nyo. Ayan, positive 180. Tapos nakikita yung mukha dapat nyan, adjust nyo. Then ayan, okay na siya. Kulang na lang yung graphs. So ganito na yung graph. Ayan, ganyan yun na yung graph ko. Parang malupit, diba? So ayan, ayan yung graphs ko. Naglalag kasi pag may motion blur eh. So tanggalin natin yung motion blur para clean. Mangas, di ba? Smooth siya. Smooth din siya. Ay, nalimutan ko pala. Hindi ko nausog. Dutang ako ah. Kaya nagtatawa ba't gano'n nagde-delay. So ito yung kinalabasan ng basic tools. Ayan, ganun lang. Ganun lang siya. Basic lang. Yun, di ba? Ang smooth lang. Dapat sa mukha nyo lang i-focus yung moving tool and then yung zooming tool. Then si rotating tool na ang bahala dyan. So yun, yun yung lang yung kailangan dyan. Okay, so dyan yung displacement map. So sa displacement map, ganito lang. Mag-add tayo ng rectangle. Then palakihin natin. Palakihin lang, palakihin. Ayan, mga 1090. Okay, so na-distract ako kasi may dumaan na tao, which is yung lolo ko. So, ayan. Once na napalaki niyo yung text, yung peak, yung rectangle na yan, ganito sunod yung gawin. Punta kayo sa color and fill, ito. Then, punta kayo sa gradient. Ito yung pinupuntaan nyo. So, nakaganyan agad siya. So, ganito lang gawin nyo. Drag nyo lang ito pababa. Dapat pantay silang dalawa. Pantay nyo lang. Then, sunod dyan is dapat wala siyang black kasi ang gusto ni displacement map, may gray lang. Dark gray lang siya. So, okay na yan. Okay na yan. Dapat pantay sila. Then, add effect tayo. Then, makikita natin si mosaic sa blurs. Ayan, mosaic. And
natin, laki natin yung size, siguro 34. Kayo bahala kung ganyan, kung marami yan o yung ganyan. Basta, nasa sa inyo na yan. Basta akin, 33 na lang. Sige. Then, sunod dyan is yung displacement map. Dito sa may distortion. Ayan. Ayan. Dito tayo sa may y-axis. So, sunod natin dyan gagawin yung gawin natin minus yung numbers. Okay. So, maglalagay na tayo ng keyframes, both sides. Ayan. Then, dito sa dulong keyframe, gawin yung mga 1,330. Okay na. So, yan. Ganyan. Kapag ganito, copy nyo yung layer, then paste nyo dito. And, sunod dito is yung displacement map. Ganito gawin nyo, lipat nyo lang yung keyframes. Okay, then ganito gawin nyo. Gawin nyo naman itong, gawin nyo naman itong positive. Kung anong number din yun nandun, yung 1,330, ganun din dapat siya. Pero positive na lang. Okay, ayan na. Okay. Paisa lang yung graph ko kasi tinatamad na ako. So, ito yung kinlabasan. So, yun yung displacement map. Transition. So, di nyo na kailangan mag-download pa ng yung white to gray na picture. So, ganun lang gawin nyo. Okay. May mali ako na finger. Yun yung displacement map. Then, ito na yung hexagon. Last thing. The last thing to do is yung mag-time effects. Doon tayo sa may distortion, may kita natin si hexagon tiling. So, gawin natin size 54. Ayan. 54. Then, scroll down, then make it na yung si twirl. So, sa twirl, put keyframes both sides. Then, gawin nyo positive 180. Hanggang positive 180 dapat. Okay, malapit na dyan. Malapit na. Okay. Dito lang yung graph. Then, sunod dyan. Ang gagawin natin dyan is yung ito. Dito tayo sa may rotating tool. Put keyframes both sides din. Then, ang gawin naman natin dito, minus 180. Dapat stable yung picture. Okay, dapat stable lang siya. Ayan. What I mean by stable, para kung makikita niyo tong picture na to, hindi siya gumalo, di ba? Stay in place lang siya. Okay, kung tinanggal niya yung graph na yan, ayan, ganito mangyayari. Pangat lang tignan. Dapat stable lang yung picture. Then, last thing dito is yung motion blur. Ayan. Lagyan niya ng motion blur. Ayan. Then, dito naman sa last, ito. Hexagon tiling ulit. Position is 54. Position. Yung size is 54. Then, yung twirl. Ito naman yung twirl. Since na pwede din siya sa minus. So, minus 180 naman dito. So, sa twirl lang gagalawin nyo. Wala nang iba. So, paste na lang dito yung graph. And last thing, ito, gawin nyo naman negative 180. Kanina positive, di ba? Para naging stable sa positive 180. Ngayon, positive naman dito yung minus 180. Okay, paste na lang din dito. And last, yung motion blur. So, ito na yung kinalabasan. Ayan. So, pakita ko yung mga transition ulit. So, ayan, editing ko lang. So, ito na yung mga transitions. Sana matutunan nyo ito, mga Brody. Sana ma-apektuhan ito sa mga pag-e-edit nyo. And also, sana naman huwag nyo itong pagyabangan. Kasi, alam ko mga Brodies na natututo kayo. Pero, huwag nyo naman pagyabangin, ha?
subukan nyo lang talaga laki yung ulo nyo, mapasuko kayo. So yan, ito yung mga basic trans. So sana may maisip pa akong transition kasi naubusan ng ideya. Pero papatuloy ko pa rin yung mga pag-share ng mga thoughts ko. Susunod ko gagawin yung part 4 ng Young God. So stay tuned. And also yung velocity effect, gagawin ko rin yun, Tagalog version. Stay tuned na lang mga brodies. Wala talagang oras na gawin kasi sobrang busy ako ngayon. Ngayon inaantok na ako eh. Pagod ako. Woo! Yeah. So ayun na brodies, maraming salamat sa pag-support. Thank you sa 15,000 subscribers. Ngayon siguro magiging 16,000 na. So grabe, it's okay. So ayun, maraming salamat ulit brodies. Ulitin ko lang, huwag lakihan ulo, pantayan lang, equal lang lahat. Kasi nanggaling din ako dyan, nanggaling ako dyan. Naranasan ko din yung naranasan yung mga brodies. Nagsikap ako mag-aral ng pag-edit na yan. 2 years na kami ni Alight Motion. So, ayun. Maraming salamat ulit.